ang balita na ikay mawiwili, mga nagbabagang kamaho, mga buksi. So mga par, viral nga po ngayon ang naging interview ng dating WBC flyweight world champion na si Chatkai Sasakol ng Thailand, kung saan napagkwentuhan ito mga idol ang naging laban niya dati sa ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito ang naging unang world title fight ni Pacman, kung saan ayon kay Sasakol mga idol, sa naging laban daw nito kay Pacman, malaki daw ang kanyang tiwala na maipapanalo niya daw sana ang laban niya kontra sa Pinoy. Kung maganda lang daw ang kanyang naging training ahead sa laban kay Pacman, sa naging bakbakan daw kasi mga idol, control niya ang laban. Kaso first 3 rounds pa lang daw mga idol, hiningal na siya sa laban dahil sa sobrang sipag bumator ni Pacman ng suntok sa bakbakan. At yun nga, pagdating sa round 8, bumigay na daw ang kanyang katawan. Gusto pa daw sana nito bumawi sa Pinoy legend, kaso hindi niya na daw maigalaw ang kanyang katawan, kaya nauwi sa knockout ang kanyang inabot sa bakbakan. Parang gustong sabihin lamang ni Sasakol dito mga idol, na kung sakaling naging kompleto at maganda ang kanyang naging ensayo ng nilabanan nito si Pacman, malamang tinalo niya si Boss Manny sa laban. I fight T-Rao. I'm retired. Because Manny Pacquiao, he counter a lot. Come. Kim Pan, left cross, I saw. But I cannot move anymore. I got that boom, KO. Sa kabilang banda naman mga idol, napikon nga po ang Matchroom CEO na si Eddie Hearn sa mga patutsada ni Bob Arum, kung saan dito nga binulgar ni Eddie Boy mga idol, napatay na daw ang company ni Bob Arum, ang Top Rank Promotion, dahil ayaw na daw mag-renew ng ESPN sa Top Rank bilang kanilang broadcasting company sa kanilang boxing event. Magpo-pull out na daw ang ESPN sa Top Rank dahil puro pipitsugin daw ang mga laban ni Bob Arum. Kumbaga hindi kumikita na malaki ang laban dahil wala masyadong mga big fights ang Top Rank. Well, wala pa namang confirmation mga idol na alis na talaga ang ESPN sa Top Rank. Pero kapag sakaling mangyari talaga ito, malulugi talaga si Bob Arum. ESPN lang kasi ang bumubuhay sa Top Rank dahil sila ang pinakamalaking sports broadcasting company sa buong mundo. Pero gayon pa man mga idol, baka sinabi lang ito ni Eddie Boy na iiwanan ng ESPN ang Top Rank dahil napikon siya sa mga sinabi ni Bob Arum na isa lang daw ito malaking joke sa boxing business. Puro daw abuno ang kanyang mga laban. Sinasayang lang daw ni Eddie Boy ang malaking pera ng The Zone sa mga laban na lugi naman. The boxing people in the United States, Eddie is a joke, really a joke, a clown. You know, he's taken the zone money and have a big campfire with the money. Even Oscar De La Hoya's Golden Boy on the same platform has outshone Eddie. So I don't take Eddie very seriously. But yeah, I don't take any promoter who's so braggadocious and really doesn't deliver seriously.